Hi guys, good evening, so welcome to Serpentile. Nung nakaraang linggo, as napapansin nyo, hindi ako naka-upload ng video ko kasi masyadong busy. So medyo nawalan ako ng time nung Sunday na or Saturday na gumawa ng video kasi may importante akong ginawa, may pinuntahan ako, so ganun. So guys, gagawin ko ngayon, magiging consistent na ito every Sunday, and also in addition, I'm going to upload a video twice a week. So pag-iisipan ko pa kung kailan ko i-upload yung video within a weekend or within weekdays or either Wednesday or Thursday, depende na yan kasi may dadagdag ako sa episode. Good news din ko sa inyo kasi since na Serpentile Exotic yung pangalan ng channel ko, siyempre hindi lang din Leopard Gecko yung kinikip ko, kundi pati rin tarantula at sculpture. So, aabangan nyo yan. So, yun ang plano ko. Kaya, gagawin ko twice a week yung pag-upload ko ng video. So, possibly yung isang part ng video or within a week or yung isang video sa loob ng isang week ay all about arachnids. So, aabangan nyo yan. Okay? Ngayong gabi, ang gagawin natin ngayon ay magsiset up tayo na enclosure gamit tong rubber mat na binili ko. Ayan. So, maraming nagtatanong sa akin kung nakaraan kung anong bedding na ginagamit ko. So, ito yun. Rubber mat. Marami kang mabibilan nito. Pwede sa Shopee or pwede din sa department store. Tingin ko merong bebeta nito sa department store or sa hardware. Ang gagawin ko naman ay papalitan yung bedding ko. Naalala niyo ba yung dreamsicle? Narihiyos po noong first episode ko. Yeah. So, ngayon, narihiyos sa ulit gamit tong rubber mat na binili ko sa, no? Sa Shopee. Model ako sa Shopee. Napili ko actually yung kulay black. Pero unfortunately, wala silang available na black. So, ito yung na-offer nila sa akin, yung kulay blue. So, okay lang. Itikinawagan naman nila. So, ito yun. So, ang gagawin natin, ito yung gagawin natin dito. Okay? Yung rubber mat na binili ko sa, no, sa Shopee. Mabibili dito sa halagang 99 pesos only. Meron din nagbebenta nung nakaraan, mga nasa 95 yata. Yun yung unang nabili ko. So ito, wala akong malagika na ganung presyo na lang. So ito yung 99. Additional shipping fee. Sa pagkaalala ko, nasa 200 yata yung shipping fee nila. Hindi ko lang alam. Sa more than 100. Parang ganun. So, dumating to sa akin, tatlong piraso to, pero hinihinibaba yung isa. Ewan ko saan yung gagamitin. So, ito, gagawin natin, babalik na rin natin ng ganito, kasi dito natin babakat yung, or dito natin babasahin yung size ng closure. So, papatong natin ng ganyan. Tapos, ang gagawin natin, guguhitan ko sa paligid dito. Tapos, gamit yung warmer. So, pagkatapos kong guhitan dito sa paligid, gugupitin ko. Yun na yan. So guys, paalala lang, bago nyo gamitin itong rubber mat na to na bagong bili, ay tulad na sinabi ko, dapat ay pakuluan yung mga or di naman pakuluan ng tubig or gawin nyo, buhusan nyo yung mga tubig.
hanggang sa mawala yung amoy. O kaya brush, mag-brush kayo gamit yung detergent. I-brush dito para mawala yung amoy. Yun na. Kasi nung nabili ko itong may amoy pa to, yun na parang chemical sa something. Hindi alam nyo naman, goma. May amoy talaga. So, ngayon, yung gagawin natin. Matapos ko ng guhitan yung paligid ito kung saan ako maggugupit. So ito yun. Yung shape ng baba ng bin or ng enclosure. Ayan. Alright, so ang gagawin ko, gugupitin ko naman to. Already dark, getting later. Know that you're right on my radar. Didn't know ya the way I should. It's not my time or my place now. I'm just hoping for a... So, ito na yun. Tapos kong bakatan, tapos kupitin yung ano, yung rubber mat. So, ang gagawin naman natin ngayon ay ipipit natin yung ipipit natin ito sa loob ng bin. So, kunin ko yung bin. Pinalatin kong kasha. Okay, so parang medyo masikip siya. Kapag masikip, mas better actually. Ayan. 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 So, kasha. Tama-tama. So, ang gagawin natin ngayon ay videos natin ang flame control sa loob. Okay? So, ito yung principle. Alright, so put down the bag mo. Bago mo ano, enclosure. Bago mo real sa enclosure. So, same height niya. Tapos, pagkain niya worms. At, tubig. Kunin ko yung ano. Yung lalagyan ng tubig. So, actually guys, sa Leopard Gecko, di lang kailangan ng pagkain sa kanila. Kailangan din nila ng tubig kasi lalo na pag mainit yung ano yung panahon, mas kailangan nila ng tubig. Malakas na ubo ng tubig. Kaya yan, sakal eh. So, ngayon, tapos na namin siyang i-rehouse. So, ang susunod naman namin i-rehouse ngayon ay ang Mad Snow Raptor. So, ito yung closure niya. Di pa ngayon. So, papagdan natin ito. Okay? So, linihisan ko muna ito bago natin ilagyan ng rubber mat. Okay? So, ito na. Nalinis ni yung ano, ang enclosure. So, ngayon, ang gagawin naman natin ngayon ay ibabakat ko naman ito dito. Ayan. Tapos sa ibakat, gugupitin ko rin siyempre. Okay? Gagawin naman natin na ilalagay na natin siya sa loob. Siyempre. So. Yun. So.
So, di ba, or di tulad sa ibang snow raptor, makikita nyo ruby eye sa kanya, hindi. Ano siya, snake eye. Ayun. Ganon din yun sa kabila. Ganon din siya. Hindi to masyado makikita sa camera eh, pero makikita nyo may mga slit pa sa gilid ng ano niya, ng iris niya. Isa sa maganda sa kanya yung head pattern niya. Ayun. Nakuha niya to sa ano niya, sa nanay niya, sa tatay. So ngayon, lalagay na natin sa tight closure niya. Ayun. Tapos yung hides, hindi mawawala yan. So ang ginamit ko dito na hides ay ano lang, microwave bubble lang. Tapos ang ginamit kong pambutas, yung tubo na nilagay ko sa apoy, tapos yan, tinuog ko dito. Pwede rin kayo gumamit ng ano na yung electric drill na mayroong parang lipin na pambutas. Mabibili nyo rin yata sa Lazada o sa Shopee. So, ayan. Ito yung pagkain niya. Worms. Tapos tumakas. Baka tumalun ka. Ayan. Tsaka lang. Tapos yung tubigan niya, nasa tubig, lagyan natin. Ayan. Ayan. Ganda, no? So, ngayon mas normal na tignan yung enclosure niya since na meron na siyang ano, meron na siyang rubber mat na beating. Okay, that's good. Sa nakikita nyo, matapos na nating i-rehouse yung ibang leopard gecko, palitan yung bedding nila sa rubber mat. So ito rin yung ginawa ko sa ibang din, sa ibang leopard gecko din. Yun. Rubber mat din. Sa kanya lang nga lang, nung pagkabili ko, color black yun. May available sila ng color black na ano, na rubber mat. So, color black yun sa kanya. So, ito, masayang-masaya ngayon dito sa enclosure niya since may bedding siya or proper bedding. Okay, so ito yung male ko na super hypotangerine carotail mula sa Bell Gloco na passive full head eclipse at sa nanay niya na bloodline passable head rider. Ayan. Ganda, no? Okay, so papakita ko rin sa inyo yung iba. Another size. Kasi itong shoebox na kulay gray, malaki to. The large size to. Ito, medium size na shoebox. Ginamit ko. Ayan. So, sa loob naman ito ay, lagi kong mamaya bang, este, yung lagi kong pinopost. Max snow blizzard false eclipse actually. Para sa akin false eclipse, para sa sinyalis ng ano eh, ng eclipse, pero yung mata niya ay itim na yun, pitch black yung mata niya, pitch black yan. Yeah.
So commonly sa Blizzard, may nangyayari na false eclipse sa mga albino na combo. Yun. May kita nyo Ruby Eye na Blizzard. Albino, akala nyo Diablo Blanco na, pero hindi. Ano yun? Blazing Blizzard lang. Dahil sa trait ng Blizzard kasi na mayroong may mga false eclipse. Okay, so tulad ng sabi ko nung nakaraan sa international, madalang ka lang makakita ng ano, Max no Blizzard na may full black eye or full black eyes. Pero hindi sa eclipse. Okay, so diyan ka muna. Then papakita ko rin yung setup ko dun sa malaking enclosure. Okay, siguro alam niyo na kung anong morph na to. Ito yung ano, ang galaxy ni Man yan, no? Ni Aljan at Antare. Yung ganda mo ate. Tamang-taba mo ngayon, ha? Ito yung nawalan mo yung ovulation stage na yun. So, ngayon, ang ginagawa niya, nag-iipon na sa ngayon ng taba naman. Iipon sa ng taba para naman sa susunod na breeding season. Ayan. Ayan niya. Hindi ko pa sana timbang kung ilan yung timbang niya, eh. Pero nakikita ko mataba siya ngayon, eh. Yun, no? Lalaki ng mga binti, no? Ito na rin yung buntot niya. So, kailangan niya tumaba ngayon para sa susunod na ovulation handa siya, or marami siya mapuproduce na itlog. Ayan, click sa ako, medyo malikot ka na. O, yun lang. Sa rubber mat, ganun yung ginawa ko sa kanina dun sa malaki. Ganun din, pinakat ko muna, tapos kinuwitan ko ng marker sa baba, tapos tinutit yun, nilagay ko dito ng fin. So pag kayo bumili, ganun din ang bibili mo. Pero laging tandaan, bago nyo gamitin yung rubber mat, pakuluan nyo muna ng tubig kasi may amoy yan. Or mas better na i-brush nyo ng detergent or gamit ng detergent, o kaya yung mga sabong panglaba, kasi maganda yun, eh, nagpapawala yun ng amoy. Yun ang gagawin nyo, tapos yun, patuyuin nyo muna. Tapos nung patuyuin, yun, baliktarin nyo, ibakat nyo to, yan nyo, tapos kupitin nyo. Tapos yun, gamit, pwede nyo na magamit yung bedding ng Leopard Gecko nyo. Okay? Alright. So, thank you sa panonood, guys. At hanggang sa muling pag-upload ko ng video. Goodbye!